Hi guys, welcome back again to my channel. It's me again, Juliet, and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification beside it so you will be notified every time I upload new video. And for today's video guys, isi-share ko sa inyo yung mga experiences ko about skincare. So kung bago ka pa lang sa skincare, dapat mo itong mapanood. At kung gusto mo pang marami malaman tungkol doon, just keep on watching. So, meron akong 10 tips sa inyo about skincare. Kung bago ka pa lang sa pag-i-skincare. Pero bago yon, disclaimer muna guys. I'm not a professional skincare guru or I'm not a dermatologist. Lahat ng isa-share ko sa inyo is based on my experience and based on my research. So, my number one tip is dapat alam mo kung ano yung skin type mo. So, merong iba't ibang klaseng skin type. Andyan yung normal skin, oily, combination, dry, and sensitive. So, yung dry, yan yung dry na dry yung lahat ng mukha mo. Ito, ayan, dito sa T-zone mo, dry siya. Sa oily, syempre oily nga, de. Oily yung buong mukha mo. And yung sa combination is, ang itong part na to is dry, and itong T-zone is oily. Sa sensitive skin naman, guys, yung type ng skin na once na makakapaglagay ka ng hindi hiyang sa'yo na product is nagkakaroon ka kaagad ng breakouts. Yun yung iba't ibang klase ng skin type. So, pangalawang tip ko sa inyo guys, dapat every time na nag-cleanse tayo ng mukha or mag-skincare tayo, maghugas muna tayo ng kamay kasi alam naman natin yung ating kamay. Yan, ating kamay is sobrang madami yan maghapon kung ano-anong hinahawakan natin, and dapat talaga tayo maghugas ng kamay. Payo naman talaga yan ng mga doktor na dapat palagi tayo maghugas ng kamay. Siyempre, sino ba namang gustong ihahawak mo sa mukha mo madami, ba? Diba? Yun yung tip number 2 ko. And for tip number 3, kailangan mong maghilamos ng tamang temperature. So, ito nga yung temperature, yung maligamgam na tubig. The best yan na makapagpatanggal ng dirt sa ating pores. Kasi yung malamig na tubig kasi is na natatighten yung mukha natin. Yung ating mga pores is sumisikip siya. Kaya yung dirt dun sa loob ng pores, hindi na siya nalilinisan. So, ang tamang temperature talaga ng ginagamit nating tubig is maligamgam. My tip number 4, remove your makeup before you cleanse. Dapat nagke-cleanse muna tayo, nagre-remove ng makeup, gumamit tayo ng toner para mag-remove ng makeup bago tayo maghilam. Tip number 5, yung madalas na paggamit ng facial scrub, avoiding too much using facial scrub kasi nakaka-irritate din kasi ito ng mukha natin. So, kung dry skin ka guys, ang paggamit ng facial scrub is 2 to 3 times a week kung ikaw ay dry skin. Pero kung oily naman yung face mo, kahit once a week ka lang gumamit ng facial scrub is enough. 6. When you're drying your face, huwag kang gagamit ng towel. So, instead na towel ang gamitin mo, tissue na lang ang gamitin mo kasi sure na yun na malinis and talagang sterile yung tissue na yun. Kasi ako, natry ko na kasi yung every time na maghihilamos ako, towel yung ginagamit ko. Ang nangyayari, nagkaka-breakouts ako dito sa may part ng aking T-zone. Ayan. So, tip number 7, yung paggamit ng matatapang na toner is dapat iniiwasan din natin. Instead, meron namang micellar water, like for example is yung Nivea and yung micellar water ng Garnier. Yun yung mga 0% alcohol. Kasi once na yung toner natin is matapang, mahapdi siya sa mukha, especially dito sa part ng ating eyes. Mahapdi siya. Kaya ako talagang iniwasan ko na talagang gumamit ng toner na matatapang. Tip number 8,
yung skipping on the serum. Yung guys, yung mga serum, although may kamahalan siya, pero alam mo naman, when it comes to serum, it's almost magical kasi it makes your skin more healthier. Marami naman guys na serum na affordable and hindi mo naman kailangan gumastos ng mahal para sa skincare. Basta meron naman tayong mapagpipilian, marami naman dyan. Pero ang tip ko lang sa inyo is mag-ingat lang tayo sa pagbili. So for my tip number 9, forgetting about the SPF. SPF is the most important nowadays kasi yung matindi na kasi yung sikat ng araw ngayon and very polluted na yung ating mundo. Very polluted na. And yung sikat kasi ng araw is sobrang maano na siya. Hindi ko gaya noong sinaunang panahon na hindi pa gaano matindi ang sikat ng araw. Ngayon kasi kailangan na natin mag-SPF kasi importante talaga ang SPF sa ating balat. And for my tip number 10, drink a lot of water. For my tip number 10, yan yung tip na nasa bahay mo lang and siguro naman ito, kayang-kaya na natin itong gawin. Ako talaga usually guys, pinipilit ko talagang uminom ng 8 glasses of water every day. Kasi hindi lang naman yung mukha natin ang may benefits dun. Buong katawan natin ay may benefits dun. And that's it for today's video guys. I hope na na-enjoy nyo to and may natutunan kayo sa video na to. And if you do, don't forget to give the thumbs up and subscribe to my channel as well. And pwede mo nga rin pala akong i-add sa aking other social media accounts sa Facebook and Instagram. So that's it for today's video guys. I hope to see you again on my next one. Bye!